Kumusta mga kasaliksik? Ang mga ibon ang isa sa mga hayop sa ating planeta na mayroong napakadaming iba't ibang uri, kung saan ang iba sa mga ito ay madalas lamang nating nakikita, habang ang iba naman ay sobrang dalang at pambihira. Kaya mula sa ibon na eksperto sa pagbabarat kayo sa kahoy, hanggang sa ibon na naninirahan sa mga batuhan, ay pag-usapan natin ang 10 pinakapambihirang ibon sa buong mundo. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin! Number 10 po, Tubird. Alam mo ba na mayroong isang uri ng ibon sa ating daigdig na sadyang mahirap makita dahil sa eksperto sila sa pagbabalat kayo? Ito ay ang Potobird, na nakapansin-pansing mayroong itsura na kagaya sa mga kahoy kung saan sila madalas na nakatayo, na ayon sa mga eksperto ay nagiging daylan para makaiwas ang ibon sa mga nagtatangkang umatake sa kanila habang naghihintay naman sa paglapit ng mga insektong kanilang makakain. Mapapansin din na sobrang laki ng mata ng mga ibon na ito, na kagaya ng kanilang bunganga ay kayang-kayang bumuka ng sobra. Pero ayon sa mga eksperto ay kahit na nakadilat o hindi, ay kaya ng mga Potobird na makakita dulot na mayroon silang espasyo sa talukap ng kanilang mata na nagiging dilan para makakita pa din sila kahit sa tuwing sila ay pumipikit. Number 9, Wadzin. Kung makakasalubong mo ang ibon na ito na tinatawag na Wadzin, ay sigurado akong mainam na lamang nalayuan mo sila. Hindi dahil sa sila ay agresibo, kundi ay dahil meron silang amoy na kagaya daw sa dumi ng tao na sigurado akong hindi mo gugusto yung maamoy ng malapitan. Ayon sa mga eksperto ay mayroong mabahong amoy ang ibon na ito na talaga namang nilalayuan ng mga tao dahil sa tinutunaw nila ang kanilang pagkain bago pa ito makarating sa kanilang sikmura na tinatawag na foregut digestion. Na maniwala ka man o sa hindi ay mayroon ang maraming mga hayop sa ating daigdig. Ngunit dahil ang ibon lamang na Wadzin ang may ganitong kakayanan ay naging sila ang tinaguri ang pinakamabahong ibon sa buong mundo. Number 8, Kakapo. Maniniwala ka ba ang sasabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng parot na hindi kayang makalipad? Ito ay ang kakapo na natatanging parot na hindi kayang lumipad dulot na mayroon lamang silang maiksing pakpak na hindi kayang ipagaspas at gamitin upang makalipad. Dahil sa lupa lamang ang mga ibon na kakapo ay mayroon lamang silang malambot na mga balahibo na ayon sa iba ay sadyang masarap hawakan at himasin. Dulot na hindi kayang makalipad ng mga kakapo ay nasanay na silang gamitin ang kanilang mga paa para makagalaw, kung kaya't ang ibon daw nito ang isa sa mayroong pinakamalakas at maskuladong paa sa lahat, kung saan kayang-kaya nilang akyatin kahit pa ang mga bundok gamit lamang ang kanilang mga paa na nagpapakita lamang kung gaano kasikap ang mga kakapo kahit na hindi sila biniyayaan ng kakayanan na makalipad. Number 7, Kill-billed Toucan. Sa unang kita mo pa lamang sa ibon na ito ay agad mo nang mapapansin ang napakahaba at laking tuka nito na makikitang halos mas malaki pa kaysa sa kanyang katawan, na kahit pa sobrang umintriga sa mga eksperto ay hindi pa din matukoy kung para saan. Ayon sa investigasyon ay posible raw na ang napakalaking tuka ng ibon na ito ay ginagamit upang maging kanilang pandepensa laban sa mga hayop na gustong umatake sa kanila, o di kaya'y pang-akit sa kanilang mga babaeng nililigawan at gustong makatalik. Ngunit hindi pa ito sigurado ayon sa mga eksperto. Ang tanging kasiguraduhan lamang tungkol sa kill-billed toucan ay kayang-kaya nilang abutin ang malalayong mga prutas ng mga puno gamit ang kanilang mahabang mga tuka na nakatutulong upang madali silang makakain. Number 6, Ribbon-tailed Astrapia. Kung makikita mo ang ribbon-tailed astrapia, ay agad mong mapapansin kung bakit ganito na lamang ang tinawag sa kanila ng mga eksperto. Dulot ng buntot ng malalaking ibon ay tila ba isang ribbon na sa sobrang haba ay sinasabing 3 beses na mas mahaba kaysa sa katawan ng ibon. Ayon sa mga eksperto ay madalas na nahihirapan ang mga ribbon-tailed astrapiyang makatakas sa mga hayop na umaatake sa kanila dahil sa mahaba nilang buntot na madalas ay nabubuhol o nasasabit. Pero dahil daw sa nakakaakit ang buntot nilang ito sa mga babaeng ibon, ay mas pinapabura ng uri ng ribbon-tailed astrapia ang pagpapadami sa mga mayroong mahahaba at magagandang buntot kaysa doon sa mga maiksi. Number 5, Quetzal.
Sa dinami-dami ng mga uri ng ibon sa ating daigdig ay kakaunti lamang ang kayang tumalo o pumantay sa kagandahan ng ibon na Quetzal, kung saan ayon sa mga eksperto ay sa tuwing panahon ng pagpaparami ay humahaba raw ang buntot ng mga lalaking ibon na ito hanggang sa haba na 1 metro upang akitin ng mga babae na nais nilang makatalik. Ang matitingkad at makukulay na balahibo ng ibon ay nagiging daylan para ituring silang sagrado ng mga mamamayan ng sinuunang Maya at Aztec. At sa kasalukuyan ay tinaguri ang pambansang ibon ng bansang Guatemala. Ngunit nakakalungkot isipin ng napakagandang ibon na ito ay kasalukuyan nang nauubos dahil sa pagkawala ng karamihan ng gubat kung saan sila naninirahan. Number 4, Magnificent Frigate Birds. So nung tingin ay akalain mong isang ordinaryong itim na ibon lamang ang Magnificent Frigate Birds dahil sa kanilang itsura. Pero lumaban na sa tamang-tama lang daw ang salitang magnificent para sa ibon na ito. Ayon kasi sa mga eksperto ay kahit na dagat ibon ng mga Magnificent Frigate Birds ay hindi nila kayang lumangoy sa tubig dahil hindi waterproof ang kanilang mga balahibo. Kung kaya't kinikailangan nilang maging mabilis at mahusay sa paglipad upang makahuli ng mga isdang kanilang makakain. Dagdag pa sa pagiging eksperto sa paglipad ng mga ibon ay ang kanilang kakaibang ginagawa sa tuwing nang aakit ang kanilang mga kalalakihan ng mga babaeng kanilang gustong makatalik, kung saan mayroong tila ba lumalaki at bumubukol na kulay pula sa kanilang leeg at harapan ng dibdib na ayon sa mga eksperto ay ginagamit ng mga kalalakihan upang magpagkompetensya sa iba para magustuhan sila ng mga babaeng ibon. Number 3, Marabu Stork. Kitang-kita agad ang labis na kaibahan ng ibon na tinatawag na Marabu Stork sa ibang mga ibon sa mundo, kung saan mapapansin na sobrang laki ng ibon na ito na maniwala ka man o sa hindi ay kinatatakutan kahit pa ng mga flamingo. Dulot na kahit pa madalas isda ang kinakain ng mga Marabu Stork ay nagkakaroon na ng mga kaso kung saan nakapatay at kumakain sila ng ibang mga dambuhalang ibon gaya ng mga flamingo na nagpapakita lamang kung gaano sila kaagresibo. Scavengers bird din ng mga Marabu Storks, kung saan kaysa manghuli sila ng sariling mga makakain ay mas madalas silang nag-iikot upang maghanap ng mga namatay na hayop na agad nilang lalapitan at kakainin. Number 2, Standard Wing Nightjar. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang maliit na ibon na ito na tinatawag na Standard Wing Nightjar ay may kakayanan na ibuka ang kanilang tuka upang malunok ng buo kahit pang mga salagubang? Ang ibon na Standard Wing Nightjar ay kamakain lamang ng mga insekto kagaya ng mga gamo-gamo dahil sa maliliit nilang sukat na madalas ay nasa 50 cm lamang ang haba. Tuwing gabi lamang lumilipad at naghahanap ng makakain ng mga Standard Wing Nightjar, dulot na isa silang nocturnal na hayop, kung saan dahil sa kanilang madilim na kulay ay talaga namang mahirap silang makita tuwing sumasapit ng gabi na nagiging daylan para mahirapang makatakas ang mga insektong kanilang hinuhuli. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang ibon na ito na tinatawag na Budge Rigars na nagkaroon ng mutation kung saan labis na tumutubo ang kanilang balahibo na nagiging daylan para magmistula na silang basahan. Kadalasang tinatawag na Feather Duster Budge Rigar ang mga ibon na may ganitong kondisyon. Pero dahil din sa kanilang kondisyon ay napakasela ng mga ibon na ito, kung saan kahit subukan man lang silang hawakan ng mga tao ay madali silang manghihina dahil sa kapal ng kanilang mga balahibo na hindi kinakaya ng kanilang katawan, kaya naman mas umiiksi din ang kanilang mga buhay. Number 1, Cock of the Rocks. Sigurado kung hindi mo agad paniniwala ang totoong may ibon na tinatawag na Cock of the Rocks dahil sa kakaiba nitong pangalan. Ngunit ayon sa mga eksperto ay ganito na lamang ang tinawag sa ibon dahil sa kaugalian nilang bumuo ng bahay sa mga mababatong lugar kaysa sa ibabaw ng puno. Ang mga lalaking Cock of the Rocks ay madalas na nakikipagkumpetensya sa isa't isa upang pagtalunan ang mga kababaihan, kung saan ang mas malakas sa kanilang pumapagaspas ng kanilang pakpak ang madalas na nananalo at nakakatalik ng mga babae. Dahil sa bato lamang binubuo ng ibon ang kanilang mga pugad, ay hindi lamang ibang ibon ang posibleng umatake sa kanila, kundi pati na rin ang mga ahas, jaguar at mga puma na nagiging daylan para mahirapan ang ibon na ito sa pagpaparami ng kanilang populasyon.
At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming iba't ibang uri ng ibon sa ating planeta, kung saan hindi na natin sila mabibilang pa. At dahil ang mga ibon na ito ay mayroong iba't ibang sariling kaugalian at katangian, ay hindi nakatakataka kung mayroong iba pa sa kanila ang hindi pa natin nakikita o nakikilala. Kaya para sa'yo, alin sa mga ito ang pinakanagustuhan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!